Ngayon, mga kababayan, ito yung update sa kaso ni General Bantag. Sa kaso po ng Percy Lapid assassination. Sabi ng kapatid ni ni Percy Lapid, si Roy Mabasa, may filler daw na pinadala. Actually, 2 weeks ago, si General Bantag sa kanilang pamilya, gusto daw na makipag-usap ni Bantag para i-clarify yung mga aligasyon laban sa kanya. What? And isa pa, mga kababayan, kasi igorot itong si Bantag, nag-invite daw, mga kababayan, na mag-offer ng ritual doon sa nilibngan, mga kababayan, ni Percy Lapid. So yun ang kwento ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy. Tayo naman po, mga kababayan, di man natin sinisisi kung bakit ganito yung naiisip ng iniral. Siyempre, confused na rin siya with all the stories na yung mga kwento in investigations by the authorities, lahat pointing sa kanyang pagkatao. And of course, possibly, mayroon din siyang abogado na kinoconsult. And with that offer, baka niya mabago yung pagtingin sa'yo ng pamilya Lapid. Of course, gagawin yon. All the courses of action that could lighten the, yung burden, mga kababayan, sa kanyang balikat, gagawin yon siyempre ni Bantag. But, kung titingnan natin maigi, I think mas makabubuti po siguro kahit na yung ginagawa po ninyong pagpaliwanag sa media, maganda rin yon na i-air ninyo yung side ninyo. But what is very, very important here, at may weight yung mga actions natin, yung kung pakikinggan ninyo yung appeal ni Secretary Rimolya. Ano yung appeal? For you to, if you are innocent, you submit to the authorities. Anyway, you were part of the government. Isa kang mataas na opisyal. So, dapat nire-recognize natin ang batas ng ating bansa in the judicial system. As you were part of the, you're under the Department of Justice, yung Bureau of Corrections under the Department of Justice. Kaya nga yung tawag sa kanya, Bureau of Corrections. Kung may mga mali o nagawang kamalian, then we have a bureau to correct. And if you are not guilty, then you prove it in the competent court. So, useless lang yung makipag-usap ka doon sa family. You talk to them, paliwanag yung side ninyo. Sigurado naman yung magiging reaction ng Mabasa family. Doon na lang po tayo sa you execute yung counter affidavit po ninyo, isubmit din ninyo para you undergo trial. And if you are not really guilty, has nothing to do with the assassination of my brother, then you'll be set free. Di ba na ganun yun? Anyway, kahit kami, Anya, naniniwala kaming hindi ka lang. Hindi man lang ikaw. Pero, yung belief ng family, abang hindi siya yung talagang pinaka-mastermind, may nalalaman siya.
Oh, kaya na yung challenge po ni Roy, mabasa, kung hindi ka, then sabihin mo yung nalalaman mo, sino yon? So, yun naman pong offer na ritual. Okay din yun kasi that is part of your belief. Party ka ng Igorot community. We respect that. But just the same, it will not, you know, resolve the issue. Ang kailangan talaga dito, for you to submit your counter affidavit. And once na may nailabas na na warrant of arrest, then you make yourself available to you surrender, sa madaling sabi. Di ba? I-surrender mo yung sarili mo sa mga authorities para linisin ang iyong pangalan. That way, sabi nga, yung challenge sa inyo ng family ni Percy Lapid, patunayan ninyo ang pagiging matapang ninyo. Kasi yun ang pinoproject ninyo kasama si Solueta, mga matatapang kayong mga tao. Then, kung talagaan niyang matapang kayo, harapin ninyo ito at linisin ninyo yung inyong pangalan kung hindi talaga kayo sangkot. Tama din yung challenge, mga kababayan ng family. So, itong offer po ninyong ritual, useless man po ito. Tsaka magipag-usap. Kahit yung mga pa-interview ninyo po, halimbawa tumawag kayo, pero siyempre iwasan ninyo yan kasi matitrace kayo kung nasaan kayo. Di ba? Pwede recorded siguro, padala kayo ng mga recorded pag-aagawan yan ng mainstream media. Eh kasi sabi ko nga sa inyo, yung mainstream, yung purpose nyan, maka-scope. Pag nag-recording kayo ng boses ninyo para magbigay ng mga pahayag, viral yan. Diba? Padala ninyo sa mga news organizations. And this time, sabi rito mga kababayan sa balita, Bantag update, hold departure order, recall of security vehicles. So, may hold departure order na pala na ipinag-utos mga kababayan si Secretary Remolla, pati yung recall ng mga vehicles and security. Sabi rito sa balita, I thought they are gentlemen and an officer. They should face the charges against them. In come out, a whole departure order will be filed by the DOJ against suspended Bucor Director Gerald Bantag and Deputy Security Officer Ricardo Solueta. This was announced by DOJ Secretary Crispin Remolla. Actually, sabi po niya, there's no need because they are public officials. They cannot leave the country without a travel authority, paliwanag po ni Remolla. The important thing here is we are already filing a whole departure order. I already instructed the staff to start. Then yung security, mga kababayan, sabi ni PNP Director General Azurin, nirecall na rin po. Colonel Jane Fajardo, PNP spokesperson, confirmed the offer after learning that Bantag security team and vehicles were recalled.
So, she said PNP Chief Police Director General Rodolfo Azorin Jr. made the offer through a police regional office director. Ano itong offer na sinasabi? Mga kababayan, yung offer na sisiguraduhin mga kababayan, pag halimbawa sumuko siya, he will be secured. Hindi siya po masasaktan. So, yun ang sabi ni Colonel Jane Fajardo, na isisecure, mga kababayan, itong si Bantag. So, ito yung agam-agam kasi po niya. Baka, yun, dami niyang kalaban, siyempre, Bucor Chief. Di ba? Baka patahimikin siya ng mga sindikato, yung mga na nasagasaan niya sa kanyang trabaho, ipagapang siya. Di ba? So, ganon ang assurance din na ibinigay ng PNP. Fajardo said, legal procedures should be followed when it comes to a manhunt against Bantag. She said the DOJ is expected to issue a subpoena against Bantag and other respondents who were all given up to 10 days to respond with a counter affidavit. So 10 days yung binigay para mag-submit ng counter affidavit. Yun ang tamang procedure na dapat gawin, mga kababayan ng kampo ni Bantag. Hindi yung paliwanag gayon ng paliwanag through the media, wala mang kwan yun. Walang bearing siya. Kahit sige, paliwanag po ninyo, kung hindi man ninyo isinulat through an affidavit at isinamit sa husgado, that is, irrelevant. Ang makakapag, tawag dito, ang makakapaglinis sa pangalan po ninyo, hindi yung media, it is the court. Doon kayo magpaliwanag sa husgado, then pag nakita yung mga paliwanag ninyo at defensa, then pag yung korte na kumbinsi ninyo, then you'll be absolved, cleared. O di maganda, on records, cleared kayo. May judgment. And hindi na kayo aabalahin pa ng kung sino man kasi napawalang sala kayo. Di ba? Ganun yun. Pero kung halimbawa, sa public opinion lang, wala. Walang mangyayari nun, kundi lahat lang mga spekulasyon, haka-haka, mga opinion lang. Walang bearing doon sa pagiging malaya ninyo. Di ba? So, may formal na reklamo, formal charge, sagutin nyo sa formal charge. Sa formal, affidavit pa lang. Yun ang requirement kasi ng ating batas. Di ba? Kayo, parte kayo na sa tagapagpatupad ng batas as the Director General ng Bureau of Corrections. Yun ang trabaho ninyo, di ba? Yung mga nasintensyahan, nandyan sa bilibid, at trabaho ninyong isecure yung mga nasa bilibid. Kaya lang nakita ninyo, 176 yung nakapagtataka. 176 yung bangkay, mga kababayan, nakita. Nakatambak lang sa isang funeral. Mga inmates po, lalong nagpalawak, mga kababayan, sa misteryo na bumabalot sa operasyon ng Bureau of Corrections under General Bantag. So, di ba? Ganon?
Kaya nga yung iba po, ina-autopsy na ngayon. Baka may link doon sa kaso ni Percy Lapid. Ayan man lang po mga kababayan, yung mga additional updates. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasukasuan. At ito naman po, anti-aging siya, Automax. Sa mukha naman po, pinapahid twice a day. You will obtain years younger than your age. At ito, mga kababayan, sa mga cancer patients, mainam po ito, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Yan, hindi man siya gamot, food supplement po siya, mga kababayan. Kailang gawa siya sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.